Star, solution injectable. Binibigay lang to, mga kamingming kaaw-aw, kapag ang pasyente umabot ang kanyang blood sugar level ng 140 pataas. Ayan. Pero inuulit ko po, ito po ay depende sa instruction ng inyong doktor. So, importante po na magpapacheck up po muna tayo sa doktor. At syempre, dry cotton ulit at isa pang alcohol prep. What's up mga kaming mingkaw-aw? It's me again, Lifey Mercado. So, kamusta ang araw nyo? Nawa ang lahat ay nasa mabuting-mabuting kalagayan. So, yun na nga mga kaming mingkaw-aw. Welcome back sa aking channel at samahan niyo ulit ako sa aking journey for today. Since nga na mataas ang blood sugar level ng aking tatay, ay bibigyan natin siya ng apidra. So, ito nga yun mga kaming mingkaw-aw. So, samahan niyo ako kung paano ko ipe-prepare to at kung bakit ko to ibibigay sa tatay ko. Makikita niyo po sa video dyan sa kaliwa or sa kanan na pinapakita ko po dyan kung paano ako kumuha ng blood sugar level at the same time kung paano ako nagbigay ng insulin sa tatay ko. At sinabi ko rin po doon sa topic na yon na kapag tumaas po ang blood sugar count ng tatay ko na more than 140 ay nagbibigay po ako ng apidra. Kaya ibinukod ko lang po yung vlog ko regarding po doon sa pagkuha ng blood sugar level at ng pagbibigay ko ng insulin at kung paano ko naman po siya bibigyan ng apidra. Tulad po na lagi kong pinapaalala mga kaming mingkaw-aw, ang pagbibigay po ng gamot tulad ng mga insulin, ng mga apidra, lalo na po ini-inject sa katawan, ay ito po ay may pahintulot or may instruction ng ating doktor. Kaya wag po tayong gagaya na kumot nakita nyo na may pareho tayo na same case sa ating mga magulang, ay bibili rin kayo na apidra at i-inject nyo sa parents nyo. Hindi po ganun yun mga kaming mingkaw-aw. Importante po ay magpakonsulta po kayo sa inyong mga doktor at kung ano po ang instruction nila, yun lang po ang susundin natin. Okay mga kaming mingkaw-aw, so samahan nyo na akong magbigay ng apidra sa aking tatay. Diyan lang kayo. A few moments. So yan mga kaming mingkaw-aw, ito pala yung ating apidra. Ayan, sorry. Ayan. Apidra Solo Star solution injectable. Binibigay lang to mga kaming mingkaw-aw kapag ang pasyente umabot ang kanyang blood sugar level ng 140 pataas. Ayan. Pero inuulit ko po, ito po ay depende sa instruction ng inyong doktor. So, importante po na magpapacheck up po muna tayo sa doktor. At syempre, dry cotton ulit at isa pang alcohol prep. So, tulad yan mga kaming mingkaw-aw, mataas nga yung blood sugar ng tatay ko. So, magbibigay ako ng apidra na 4 units. Iyon po kasi instruction ng aming doktor na si Dr. Maji Membrebe na ang sabi niya, kapag mataas yung blood sugar ng tatay, ay magbibigay ako ng 4 units. So, pag bago siya, mga kaming mingkaawa, wala pa siyang kasamang injection. So, kayo muna ang magkakabit ng injection. Pero madali lang mga kaming mingkaawa. Siyempre, bukod yung presyo niya. Ito, mamaya ilalagay ko po kung magkano yung presyo nito. Siyempre, kung senior citizen ang gagamit, mas mainam. Kasi may discount. So, ayan, tatanggalin lang natin ito. Pinaka-cover niya. Ayan. Kasi ito yung pinaka-karayom. Tapos, ipapasok lang natin. Meron siyang, may makikita kayo na parang karayom din sa loob. Ayan o, mga kaming kaaw-aw. So, papasok nyo lang siya sa loob. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos, roll nyo lang. Okay. Para ka lang din nagsasara ng garapon yun. Tapos, may takip pa siya na isa na kulay purple. Ayun, makikita nyo na yung pinaka-injection niya. Ayan, nakita nyo po ba mga kaming mingkaw-aw? So, cover lang ulit natin. Ayan. Tapos po niyan, iseset na natin. Kung makikita nyo, teka lang, cover muna natin. Kung makikita nyo mga kaming mingkaw-aw, naka-zero po yung pinaka
line nung ating gamot. So ipipihit lang natin siya pataas para tumapat siya sa number 4. Ayan. Make sure na nakatapat siya sa 4. Teka lang kasi baka sumobra ako na kami mag-aaw-aaw. Siguraduhin niyo po na maitatapat niyo yung level nung line sa number 4. Tsaka natin i-inject sa pasyente natin. Hindi niyo yan pwedeng ilagpas ha, kasi hindi niyo na yan pwedeng ibalik-balik na ganun. Kaya pag tinapat niyo siya ng 4, yun na yun. Okay? So, ayan. Samahan niyo ako, i-inject na natin ito sa tatay. So, yan. Tataas ulit natin, mga kamingming kaaw-aw. Ayan. So, ito ulit yung ating alcohol na wipes. Ayan. So, tulad na sinasabi ko, ang pag-stroke ng alcohol, na may, yung bulak na may alcohol ay hindi pa balik-balik. Okay? Tapos, ayan. Ayan. So, yan, mga kamingming kaaw-aaw. Inuulit ko, nasa unit 4 yung gamot. Okay, nakita nyo naman. At tatanggalin na natin itong purple na to. So, do sa previous video ko sa insulin, huwag nyo rin po doon itatapat yung apidra. Pwede naman sa ibang part ng katawan. So, dito ko naman siya i-inject. Okay, pinch lang. Ipipinch nyo lang siya, mga kamingming kaaw-aaw. Tapos itusok nyo lang po yung pinaka-injection. Maliit lang yan. And then, press nyo po dito sa may puwet. And then, press nyo lang po. Ayan, todo. So, makikita nyo, nag-back to zero siya. Ayan, every time na gumagamit tayo ng apidra, nagba-back to zero yan. Okay. So, tapos na. Cover lang natin. So, yun na nga mga kamingming kaaw-aw. Nakita nyo naman, di ba? Bumalik na sa zero yung gamot. Basta ang importante, kung ano yung instruction ng inyong doktor na units na ibibigay, siguraduhin lang po natin na eksakto doon sa line na ibibigay natin. Kasi hindi po yan pwedeng pabalik-balik na ganun. Tapos, kapag ka nailagay nyo na po doon sa level na kailangan nyo inject doon sa inyong pasyente, ayun na. Siguraduhin nyo pong ipupush nyo to. Inject nyo lang siya, inject, tapos push. Ganon, ang pag-push doon sa apidra. Yun mga kamingming kaaw-aaw. So, after nyong gamitin, para lang din yan insulin, kailangan nyo rin ulit ibalik sa refrigerator. Kasi pag na-expose siya rito, halimbawa, naiwan nyo sa kwarto, na-expose, may possibility na hindi nyo na magamit yung gamot kasi baka mapanis na yan, masisira lang. At sayang, napakamahal ng apidra at saka ng insulin. Many months. So yan na nga mga kamingming kaaw-aw, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking journey for today. Mabigyan ko ng apidra ang aking tatay. So yun na nga mga kamingming kaaw-aw, kung nagustuhan nyo ang aking journey for today, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like and share. At kung meron naman kayong comment, aba, feel free po na magbigay ng comment. At mag-comment lang po kayo sa aking comment section. Okay mga kamingming kaaw-aaw, maraming salamat po. Tulad po na lagi kong pinapaalala, napakakulit ko. Ang pagbibigay po ng gamot, lalo na po kapag ito ay injectable, siguraduhin nyo pong na ikonsulta po ito sa ating mga doktor. Huwag po kayong magbe-base lang base sa experience ng ibang tao. Napaka-importante po yun, lalo na buhay ng mahal natin ang nakasalalay dito. Okay mga kamingming kaaw-aw, mag-iingat kayo palagi. Tulad po ng pinapaalala ko mga kamingming kaaw-aw, face to face na ang karamihan. Mag-iingat tayong lahat hanggat maaari po gumamit tayo ng mask. Magbabaon din tayo ng alcohol at lagi nating i-apply ang social distancing. Kasi alam naman nating lahat na si COVID ay nandyan lang sa tabi-tabi. At syempre, ang lagi ko pong pinapaalala mga kamingming kaaw-aaw, kung tayo po ay may nakasamaan ng loob o may mga taong nakapanakit sa ating damdamin, aba, pagbigay po tayo ng oras upang tayo makapagnilay-nilay. Kasi alam naman po natin, at the end of the day, kahit ano pang mangyari, napakabigat po sa kalooban. Kung alam nating may nanakit sa atin or may mga tao tayo nasaktan. Di ba po? Kaya mga kamingming kaaw-aw, pagnilay-nilayan natin, humingi tayo ng presensya sa ating mahal na Panginoon upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Okay mga kamingming kaaw-aw, mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat po sa walang sawang pagsama nyo sa aking journey. Okay, ingat kayo. God bless. Bye!